feel the fight. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wala akong kape. Tinatamad akong bumili dyan sa labasan. So mag-ahat-choco na lang tayo. And sana na-receive na yung message ko doon sa tubigan dahil nagpapadeliver ako ng 3 galon. Medyo... ito yung hot choco from Korea. Yan. Siyempre, hindi masarap yan kung hindi natin kahaluan na gatas. Sarap talaga siya, yung hot chocolate. Pahit-pahit. Oh, ubus. Okay. Nag-dinner kami ng mga 7 o 6:30, 4:30, ganun. Ba, yung alas 12 ng gabi. Habang naglalaba ako dito, naririnig ko siya na kumukuha ng plato. Inayaan ko lang. Tapos paglabas ko, pagkatapos nun, naligo na ako. Pagkatapos kong maligo, yung dalawang maliliit na bagets, aba, nakaabang na sa mama. Dahil nakikita nilang kumakain yung kuya, nalagutong na din daw sila. Wala na talagang videos. Kailangan tumungin nila mamaya kahit na 6 na kilo. Kailangan alagaan ko talaga to guys. Kailangan nga nagsasalita yung rice cooker namin. At hindi lang yung napakamahal talaga nito sa Korea. Pero binili lang to ng asawa ko ng second hand lang yata. Kasi kung walang ganito, bibili siya dun sa ano sa mall. Napakamahal guys. Kasi nung natatandaan ko noon, meron din kaming ganito nung nasa Korea pa kami. Maliit pa dito, pero hindi siya nagsasalita. Alam mo, ang mahal nun, nasa $150 o $200+. So, ibig sabihin, ito nagsasalita to or tsaka malaki. Mahal to guys. Kaya alagaan natin. Second hand na nga lang. Kaya lang naman nasira yun guys. Kasi nga, yung isang working student ko, yung yaya ng mga anak ko, lahat ng gamit namin talaga nasira niya. Kaya isa din yun sa mga dahilan kung bakit ayaw ko na rin kumuha ng katulong sa bahay. Dahil, pag alam mo yung pag napapagsabihan mo, hindi nga sila sumasagot, pero ang ginagawa nila, sinisira nila yung gamit mo sa bahay. Yun, kaya sabi ko itigil na natin tong mga kalokohan na to, hindi na ako kukuha ng kasambahay. Kaya ko naman, ako na mag-aalaga sa mga anak ko dahil wala naman na akong tindahan at saka wala naman akong trabaho. Nahalata ko yun noon eh, na pag napapagsabihan mo, napapagalitan mo, ang ginagawa niya, sinisira niya yung mga gamit namin sa bahay. Kaya tingnan mo yung PlayStation ng asawa ko na pinadala niya para sa mga anak niya. Siya din ang sumira nun. Rice cooker. Ano pa ba? Yung hindi siya, oven.
O, iba naman pala microwave sa oven. Yun, ang dami. Kahit nga yung gripo namin, pag nagagalit, siguro siya dahil napapagalitan. Or, pag napapag-utusan tapos pagod, paano siya hindi mapapagod? Nagpupuyat nga siya sa gabi, nahuhuli ko. Kaya ko siya napapagsabihan, napapagalitan minsan kasi matigas ang ulo. Simula nang nagka-cellphone, wala nang ginawa ko ni madaling araw, laging sinasabi na mayroong assignment. Ganyan, tapos pag ginising mo na sa umaga, ikaw pa yung mauunang gumising. Kaya yun, tinigil ko na talaga. Mabuti pang ako na lang. Diba? Maglilinis ako kung kailan ko gusto. Tsaka yung mga gamit namin, maiingatan ko pa. So, ayan na nga guys. Naglinis na tayo dito sa kwarto. Matagal na kami hindi natutulog dito. So, this week, napag-desisyonan ko nga na dito na kami matutulog. Hindi na kami sa sala. Dahil malakas naman yung aircon. So, makakapasok kahit konti. Kaya, hindi na siya mainit. Kasi nga, kung may pera lang talaga ako guys, magpapalagay ako ng aircon dito para dito na kami lahat natutulog sa gabi. Kaso, sa sobrang init talaga. Kaya, doon na kami sa sala dahil may aircon naman dun sa sala. Eto. As in, nakakapagod maglinis ng bahay. So, hindi ko inaasahan na mag-house reset pala tayo ngayon. Maglilinis tayo. So, nag-request si Kuya Kel ng chicken nuggets. Si Bunso naman is noodles. So, si Kuya, makikiulam na lang ng mga request ng kapatid niya. Hindi ko nga pala siya in-air fryer, mga sis, kasi ayaw ng mga bata na naka-air fryer yung chicken nuggets. Kasi mas masarap daw na i-fry, you know? Magbili ng gamot. Magbili si mama. Bago ako lalabas mamaya kasi nga magpapadeliver ako ng tubig, makakainin ko na yung mga baguette. Gising na kasi sila.
chase the night.